nakikinig ka ng salita ng Diyos, with readiness. Dapat pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, with reverence. Dapat pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, with rejoicing. At dapat pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, with response. Isang bagay po na matutunan natin na disiplinahin ang sarili po natin every time na tayo po'y makikinig ng preaching. Mahalaga na ready ang ating mind. Mahalaga na ready ang ating heart. Mahalaga na ready ang ating physical. Kasi kapag ka hindi ka physically prepared, ang tendency magiging hadlang din po yan sa maayos na pakikinig. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nyo namang ipakita na parang mas masaya sa mall kaysa sa church. Huwag nyo naman po ipakita na parang mas masarap sa outing kaysa sa service. Huwag nyo pong ipakita, mga kapatid, na parang mas masarap manood ng TV kaysa makinig ng preaching. Huwag nyo ipakita na buhay kayo habang nasa internet at parang agaw buhay kayo kapag ka-service. You better check your attitude. Always put in your mind that every time we listen to the preaching of God's Word, it is not just your pastor, it is God who is speaking. Ang nagsasalita po, Diyos. Diba? Kaya ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13, "For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye have heard of us," ang sabi po, "ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe." I am reminding everyone, isang malaking kalapastanganan at kawalan ng galang na kapag ka nakikinig ka ng preaching, mababaw ang treatment mo. Pag nakikinig ka ng preaching, parang hindi mo itinatrato na ang Diyos ang nangungusap, ang Diyos ang nagsasalita, ang preacher, instrumento lang. Ang pinakikinggan mo, salita ng Diyos. Kaya dapat mahiya tayo kapag ka po sa mga usapang walang kwenta, sa mga pinanunood na